Hey, what's up mga kamisdak? This is Boy Boy Abroad Bisdak na naman. May bago na naman tayong thrill ngayon. May bago na naman tayong i-upload ngayong araw na to. Yan. Guys, dito ako ngayon sa, ano, sa probinsya namin dito sa Leyte. Ayan, sa bahay ng aking misis na si France 28 TV. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys kung paano niluluto ni Raymond yung kanyang nilaga. Ayan. Hindi uso kasi dito guys yung ano, hindi uso dito yung tawag nito, yung gasol. So, kakaiba ang ginagawa ni Raymond dito sa kanyang pagluluto ng kanyang nilaga. Ito ay sa pamamagitan ng bao ng nyog. Yan ang ginagamit niya, bao ng nyog na panggatong. Ayan o. Para masarap. So, pagpasensyahan nyo na kung makita nyo yung lulutuan namin na maitim ha yung kaldero. Kasi ganun talaga pag yung ginagamit ay bao at saka panggatong. Kasi yun talaga ang kalalabasan, yung kulay itim na yon. So, yan, pasensyahan nyo na guys. Nakahubad ako kaya hindi, ano lang, ulo lang papakita ko muna. Kasi napakainit talaga dito ngayon. Sobra ang init. So, ayan, pakita natin yung ano, yung kay Raymond, ano, kay Raymond nilaga. Bago pala yun, iikot ko muna sa inyo yung lugar, yung ano dito, yung paligid. Napakaganda yung ano, yung tawag nito, yung mga puno. So, ayan. So, ito po yung ano dito, oh, dito po yung sa paligid ng bahay nila, France 28 TV. Ayan. So, ito, yun, yun. Nandoon yung, ano, yung babuyan na sa likod. Ayan. Makikita nyo guys, yan, isozoom ko. Ayan, yung malaking baboy na yan, ayan. Dalawa yan na malaking baboy dyan, puro mga inahin. Buntis na. So, yan. Buhay probinsya muna tayo ngayon mga kabisdak. Wala muna tayong adventure sa UK. Dito muna tayo sa ano, sa probinsya. Yan. Yan oh guys, kaano lang yan, kahahango lang yan sa kanyang hatch. Itong ano, itong tawag nito, itong manok. Ilan ba ang manok niya? Sampo. Oo, sampo. Ayan. Ang dami. Buhay probinsya. Nandun pa, ayan o, kahango lang yan dyan. Tsaka dito yung ano o, ayan si patutoy ko. Nakaupo. So, ayan. Pakita ko na sa inyo ngayon, guys, yung ano, yung niluluto ni Raymond. So, ito o, ito. Ayan si chef. Kaway ka muna, chef. Hello there. Ayan o, sa ano, hi ka muna sa mga kabisdak. Ayan, say hello to mga kabisdak muna. Hello mga kabisdak. Oh, yan, yan no. Yes, supportahan natin yung si Raymond. Gagawa siya ng ano, ng YouTube channel niya. Ang sarap magluto ni Raymond. Kanina nagluto kami ng lumo. So ngayon, nilaga yung niluluto niya. Papakita mo na, chef, yung ano mo, yung niluluto mo. Ayan, bao yung kanyang ano ginagamit, oh, kasi daw yun daw ang sikreto niya, yung bao daw, masarap daw yung ano, yung niluluto yan. Nilaga guys, ayan oh. Pagkulo niyan, ang gagawin daw niya pag kumulo siya, itatapon yung sabaw. Tapos, ulitin yung ano, yung pag sabaw uli. Utas naman ipupuna sa iti din. Ay! Huwag ka nang mawak doon. Iti yun. So, yan. Ayan yung ano, oh. Mga kabistak. So, yan ang sikreto ni Raymond. Yan yung mga lutong ano, lutong tawag nito. Kaya pala kanina, dinalasahan yung kuwan. Yung lumo, te kuya. Bakit? Dinalasahan, walang natira. Ah, walang natira. Yung ano niya kanina, yung naglumo si Raymond kanina, walang natira kasi ano, hindi daw masarap, kaya walang natira. Naubos ka agad. So yan, yan ang sikreto ni Raymond sa kanyang pagluluto dito. Dito lang kami sa puno ng santol. Ito po yung puno ng santol, oh.
Ayan, may bunga na siya, guys, pero sa August pa yung ano nito ang season. Season ng santol sa August pa. Meron na siyang bunga, green pa. Ayan, chef, ano ba yung sekreto mo dyan para sumarap yung pagluluto mo? Saglit lang, eh, chef, ano eh, hindi natin mahabol-habol. Ano eh, lakad ng lakad eh. Mamaya, tatali ko ito pag ano. Ayan. Naghahanap siya ng panggatong. Ayan. Ayan, sabihin mo muna kung ano yung sekreto mo, mga ingredients mo dyan sa nilalaga mo. Ayan, anong sekreto mo dyan, chef? Pagmamahal ang sekreto dito. Ayan, pagmamahal daw ang sekreto sa pagluluto. Walang ano yun, walang mahalo, mga magic-magic, no? Ah. Puro fresh. Ay, puro ano yan? Marami itik. Kaya ano, yon. Tapos wala siyang ano, hindi siya gumagamit ng ano ng betchin at saka magic sarap, di daw uso sa kanya. Ang kanyang mga nilalagay na sangka puro organic, katulad ng dahon ng luya, ayun oh. Guys, ayan dahon ng luya, ayan susum ko ha. Ayan, yan yung dahon ng luya, yung ano yung tawag nito? Turmeric. Turmeric yan. Yan kanyang sikreto. Tapos lalagyan niya ng tanglad. Yun daw ang ano niya. Sibuyas, tanglad, tapos luya, tapos turmeric. Ayan. Yan ang sikreto ni Raymond. Chef Raymond. Ayan si Chef Raymond. So guys, maya-maya konti. Abangan nyo na lang pag naluto na. Post ko muna to, ayan. See you later, guys. Hey, what's up mga kabisda? Another vlog na naman tayo, guys. Dito tayo sa probinsya ng Leyte. Ayan, guys. Meron tayong i-vlog ngayon. Kakaiba tong vlog na to, guys. Yung inahin naming baboy, bali papaano siya yung gagawing AI, kumbaga yung para pagpabuntis ng baboy. Titingnan natin kung paano ginagawa yung ano yung pagpabuntis ng baboy. Bali nandito si Milchor, ayan, yan siya yung ano yung veterinary. Siya yung veterinary. So siya ang gagawa ng ano ng AI. So guys, ito tingnan natin kung paano niya gawin yung pag AI para mabuntis yung baboy. So let's go mga kabista. So guys, ito po yung ano yung inahin namin, ayan. Sintomas po ng ano na siya, yung turtle na siya kasi ano naglalaway, tapos yung dede niya medyo ano namamaga. Sir, ano yung ano ito, yung sintomas kung nagaano kung naglalandi? Ang isang sintomas dito, ay nalikot, tapos pag na-try date, hinto na siya at saka matutin na makal yung may-ari, yung ari niya, yung mula. Oo, ayan. Dalaban na lang itong liquid. Ayan, sabi ni ano ni Milchor, yung veterinary, ang sintomas daw ng ano ng inahin pag naglalandi na, maingay siya. Tapos yung hindi siya mapakali, tapos yung kanyang bajena, yung kanyang ari, medyo namumula. So yun ang gagawin niya ngayon, mag-aani siya ngayon, tuturukan niya to ngayon ng AI. Ayan, kasama niya yung anak niya. Ayan yung kanyang anak, kanyang helper, ayan. So ngayon, tingnan natin ngayon kung paano gawin yung pag-inject. Yeah.
tubig. Oh. Ah, ito yung ginagamit nila, oh, yung pang ano pang parang sirin. Guys, yan pa yung ano, yun. Tingnan natin paano yung ginagawa. Ayun. Standing meat. Ano, ano? Standing meat pa ba? Ayan, ang tawag pala niyan, pag kaya niya ginaganyan, standing meat. Ayan. O, ayan, napaihi yung ano, yung baboy. Kung nakita niyo guys yung inahin, medyo namumula na yung kanyang ano, kanyang ari. Ibig sabihin, fertile siya. At saka may lumalabas na liquid sa kanyang ari. At saka, ano, yung ginagawa niya ngayon, tinatawag na fertile heat. Para medyo ano siya, kumbaga sa ano, yung pinapagana, kumbaga, para ganaan yung baboy. Yan, bago ano, bago tusukan siya ng ano, ng syringe, kailangan malinis yung ano, yung kanyang ari. Para sigurado na walang bakterya napapasok. Ayan, yan, si ano, yung veterinary, si ano yan, si Melchor. Taga rito rin niya sa amin. Dito sa ano, barangay binibihan siya kung sino yung magpapa EI sa kanya, pwede niyo siyang kontakin. Mamaya bibigay ko sa iyo yung sa inyo yung ano, yung kanyang contact number dito sa Karigara. Ayan, ganyan lang ang paggawa pala niyan. Ayan, yung kanyang batos, napakagaling na. Ayan, ito yung nasa plastic. Yan po yung ano, yung similya kung tawagin. Ng baboy, ayan. Mga ilang ano yan, ilang ml? 100. Ayan, 100 ml daw yan. So, ilagay ko na lang sa description guys, yung mga gustong mag ano, gustong mag contact kay Melchor dito sa Karigara. Pwede niyo siya kontakin. At saka lahat ng mga service about sa mga alaga niyong hayop, pwede siyang ano, pwede siyang kontakin. Bibigay ko sa ano mamaya sa description yung kanyang telephone number. At saka para makontak niyo siya. Yan, makikita niyo guys yung kanyang alalay o kanyang anak. Napakaliit pa pero napakagaling na. Alam na niya kung paano gawin yung proseso. Maliit pa, training na ni papa niya. Yan, yung ginagawa ni Melchor ngayon, tinatawag yan, standing heat ang tawag daw niyan para ganahan yung baboy. Nihimas-himas, parang tao rin. Thank you.
Si ano pala guys, si mga kabisdak, si Wilchor, ano yan, siya yung regular na naglagawa nito sa inahimbaboy namin, yun. Nakailang panganak na rin to siya, yung baboy na to. So, lagi-lagi siyang, si Wilchor ang nag-ano nito, nag-DEI. Ang last niya na anak nung nakaraan, ilang piraso yung Chor? 14. Yung ano, yung anak, 14. Tapos yung mga nakaraan, basta hindi bumababa sa 10. Yung ano. Basta hindi bumababa sa 10 yung ano, yung kanyang anak. Napakarami ng ano niya, ng anak ng baboy niya. Parang ano, parang pare-parehas lang ang proseso nila guys, yung kung napanood niyo yung vlog na ano ni Agri Farm, parehas lang sila. So, yan talaga yung proseso para sa pag-EI. Ayan. Ito yung anak niya, oh, napakalit. Ilang taong ka na? Toy. Toy, ilang taong ka na? 11. Oh, 11 years old kasi edad ng anak ko, pero ang galing na, oh, ang galing ng bata na to, alalay ni papa niya. Siya yung nagbibigay ng ano kay papa niya, siya yung nagbibigay ng mga gamit kay papa niya. parang ano, parang maisip yung baboy, oh. Kangiti. Layo na gito sa puro. Dito yung tutubungan niya, di ba? Oo. So, pag iniay siya ngayon, hindi siya pakakainin. Oo, mga 4 hours. Ayan, guys. Ayun daw. Ang proseso pala rin sa pag-EI, pag halimbawa ngayon, natusukan siya ng EI, hindi siya pakakainin ng mga about 4 hours. Pero painumin siya. Oh, painumin lang ng tubig. Pero hindi pwedeng pakainin. Umiinit yung ano, katawan niya. Umiinit yung katawan niya, posibleng magkulang ng ano. Ayun. Ang purpose pala guys, para hindi pakainin yung baboy ng about 4 hours pagkatusok ng ano ng kanyang EI, para daw ano, kasi yung pag pinakain mo, iinit ang katawan niya, so pag uminit ang katawan niya, may posibilidad na yung similya na itinusok sa kanya ilalabas lang. So useless yung ano, yung pagturok sa kanya. So para hindi lumabas, huwag yung pakainin ng mga ano, mga 4 hours. Yan na guys, oh. Tapos Chor, paano naman malalaman kung ano, kung buntis na yung baboy? Buntis na, mga 18 days. So, bali mag-start ka ng counting bukas. Oo. Tapos mga 18 days na hindi na siya maglandi, buntis na. Ayun. Oh, pag naglandi, natawagan lang ako ulit, tapos inuulitan na lang niyan. Oo, ayan. So malalaman pala guys kung ano, kung buntis na yung baboy. Halimbawa ngayon, araw na to, tinurukan siya. So magka-count kayo ng 18 days. So from tomorrow hanggang 18 days,
pag hindi na siya naglandi, ibig sabihin buntis na siya. Pero pag lumandi siya ng after ng 18 days, uulitan siya na turukan uli ng kanyang EI. So yun lang ang proseso ng pag-ano ng EI. Yan guys. Yan ulit ko guys, ayan promote ko po sa inyo. Ayan si Melchor, dito siya sa Barangay Binibihan, Carigara, Leyte. Siya po yung ano, siya po yung veterinary na nag-ano dito, nag-home service. Ayan, pwede niyo siyang kontakin. Mamaya hingiin natin kay Melchor yung kanyang cellphone number. O kaya kay Ate Emma na lang, kasi si Ate Emma siya yung nag-ano dito, nagbaalaga ng baboy. Hingin ko na lang yung cellphone number ni Melchor, tapos ibigay ko, ilalagay ko diyan mga kabisdak diyan sa ano, sa description, sa mga gustong magpa-EI sa kanilang mga alaga, tapos iba pang mga service katulad ng mga may mga sakit ng na alaga nyo. Ayan si Melchor, pwede siya diyan, available siya. So Chor, ano apelyido mo, Chor? Palahorin, taga dito siya sa ano, sa Barangay Binibihan. Ayan, kapit, parang kapitbahay rin lang namin dito, kasi kaya lang medyo malayo-layo siya ng ano, ng konti. Nandun sila sa bandang taas. So, ano, yan. Guys, ano yun na lang, bantayan na lang natin na after 18 days, kukuha tayo ng info sa kay Ate Emma kung anong update sa baboy. Kung lumandi pa uli siya ng after ng 18 days, tuturukan uli siya ni Melchor. Ibig sabihin, hindi siya nabuntis. So, pero pag hindi na siya lumandi ng 18 days, ibig sabihin, buntis na siya. So, yun lang guys, ang proseso. Yan ulit ko, ang pamamaraan daw ng malalaman ng baboy pag lumalandi, medyo malikot siya, hindi mapakali. Tapos, maingay, namumula yung kanyang ari, tapos may lumalabas na liquid doon sa kanyang ari. So yun ang palatandaan na ang baboy ay lumalandi na at saka nag-filter siya. Ayan. Si tapos pag ano naman yung baboy, paano malaman na buntis na after ng EI, magka-count ka ng on the following days ng 18 days. Tapos, after 18 days, kung hindi na naglandi yung baboy, ibig sabihin, buntis na siya. Pero pag naglumandi uli yung baboy ng after 18 days, ibig sabihin, hindi siya buntis. So, ulitin ang kanyang EI. So, yun lang. Ayan, si Melchor Palahorin po yung ating veterinary. So, kontakin nyo lang guys, ha. Lagay ko dito sa description ng aking YouTube channel. Ayan. Sa mga hindi pa nakakasubscribe sa aking YouTube channel, Buhay Abroad Bisdak, ayan, please like and subscribe. Share nyo na rin guys, para yung mga hindi pa mga nakasubscribe, makasubscribe, at saka yung mga bago dyan makapanood ng ating mga video. Ayan, marami po tayong mga video na gagawin dito ngayon habang nandito ako sa Pilipinas, dito sa Leyte. Ayan, gagawa tayo ng mga iba't ibang klaseng mga video. So yan po yung yung ating vlog ngayon. So, don't forget to subscribe, Boy Abroad Bisdak. This is Boy Abroad Bisdak, signing off now. Ayan, bye-bye!